Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang benepisyo ng prutas ng bayabas at ang mutyang tinataglay nito. Paano nga ba ito makuha? Kumakain ka ba nito? So guys, dapat mo itong panoorin. Ang bayabas ay isang prutas na lokal na lumalaki sa Pilipinas. Maraming uri ito at meron ding itong berding kulay na nagiging mas magaan na berde kapag hinog na. Ang bayabas ay nagmula sa gitnang Amerika at maraming mga bansa, partikular na sa Asia, ang umaangkop ng prutas na ito sapagkat marami itong benepisyo sa kalusugan at sa pagtatanim ay may kadalian. Karaniwan ang prutas na ito sa mga batang Pilipino. Ngunit kailangan nilang umakyat sa puno bago nila makuha ang premyo o ang masarap na prutas ng bayabas. Ang pag-akyat sa isang puno ay maaaring isang mahusay na ehersisyo. Ngunit hindi naman ito inirekomenda sa pag-akyat dahil mapanganib. Hindi rin namin ito inirekomenda ang estilo ni Juan Tamad sa pagkuha ng bayabas. Si Juan Tamad ay isang batang lalaki na humiga sa ilalim ng puno ng bayabas at hinihintay na mahulog ang bayabas sa kanyang bukas na bibig. Maaari naman kayong gumamit ng isang panungkit sa pagkuha ng mga prutas tulad ng bayabas upang maiwasan ang aksidente. Pero mayroon pa rin mga mababang puno ng bayabas o uri na nagbubunga ng masarap na prutas. At ang uri ng halaman ng bayabas o puno na ito ay sagana sa mga lalawigan ng mabundok na parte ng bansa. Ang mga hikers o lokal na taong naninirahan doon ay nakikinabang din sa ganitong uri ng bayabas dahil madali itong makuha. Maaari nitong alisin ang uhaw, gutom, at ang maganda pa dito ay napakasustansya nito. Ang bayabas ay maraming buto sa loob at maaaring hindi mo na ito kailangang alisin sapagkat maaari ka nitong tulungan sa iyong bituka o sistema ng pagtunaw. Marami talagang benepisyo sa pagkain ng prutas ng bayabas. Kaya meron pa rin iba't ibang nutrisyon ang hatid nito katulad ng calcium na nagbibigay ng malakas na mga buto o malusog na kalamnan at buto. Iron, sinusuportahan ang metabolismo, malusog na kalamnan, na nag-uugnay ng tissues sa pamamagitan ng paglilipat ng oxygen mula sa mga baga. Ang magnesium ay gumaganap na malaking papel sa proseso ng mga nutrisyon na nagre-regulate ng kalamnan, asukal sa dugo, presyon ng dugo at tumutulong sa pag-andar ng nerve at mga buto. Ang manganis ay nagtataguyo din ng mas malakas na mga buto. Ang phosphorus, tumutulong ito upang alisin ang basura mula sa ating katawan sa pamamagitan ng mga baga at mahalaga din sa pag-aayos ng tissue. Ang potassium o potasa, kinokontrol nito ang aktibidad ng puso at iba pang mga kalamnan sa pamamagitan ng pagbabalanse o pagkontrol sa likido. Ang sodium o asin ay isang napakahalagang elemento para sa buhay na tumutulong sa mga impulse ng nerve at pag-andar ng kalamnan. Ang pagkonsumo nito ng mas kaunti ay mas mabuti para sa kalusugan at kapag labis ay maaari magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Ang zinc ay nagpapabilis ng pagpapagaling ng sugat. Ang lycopene ay nakakatulong upang maprotektahan at pagalingin ang mga sel mula sa mga pinsala dahil meron itong maraming mga antioxidant nakapakipakinabang para sa mga sel. Ngunit alam mo ba na bukod sa mga nutrisyon na dala ng bayabas, meron ding kasabihan ng matatanda at mga antingero na ang bayabas daw ay nagtataglay din ng isang mutya. Well guys, paano nga ba ito makukuha at ano ang kapangyarihang tinataglay nito? Para sa mga taong nagtatanga nito, simple lang naman ang pagkuha ng mutya ng bayabas
ang dapat mo lang gawin ay manginain ng maraming bunga ng bayabas. At kung ikaw ay papalarin at pagkakalooban ng kalikasan na magkaroon ng mutsa nito, tiyak na para sa iyo ang mutsa. Ngunit paano nga ba malalaman? Well guys, pag kayo ay nakakain ng mga buto nito na sintigas ng bato at kakaiba ang laki sa pangkaraniwang buto niya, tiyak na ito na ang mutsa ng bayabas. Ang batong iyon ay merong iba't ibang kulay. Merong kulay puti at meron namang medyo rosas, mamula-mula at meron ding madilaw-dilaw. Well, ano nga ba ang tinataglay nitong kapangyarihan? Ang mutsa ng bayabas na ito ay mainam gamitin pampaswerte sa negosyo at hanap buhay. Gamitin ito para mapaunlad ng iyong negosyo. Kinakailangan mo lang itong ibalot sa berding tela at kung meron namang tindahan ay maaari mo itong isabit sa itaas o mataas. Pero dapat ikaw lamang nakakaalam nito para maging epektibo ang swerteng dala nito. Mabuti rin itong gamiting gamot o pampalakas laban sa mga sakit na dulot ng kalikasan. Ang gawin mo lamang ay ibabad ito sa tubig at inumin ang pinagbabara nito. Pero guys, tandaan na di talaga biro ang makakuha ng mutsa ng bayabas. Kahit kumain ka pa ng singkaterba na dami ng bunga nito. Dahil ito ay kusa lamang ipinagkakalob ng kalikasan. Tandaan na kapag ikaw ay meron ito, huwag na huwag mo itong ipagyayabang at ipakikita sa ibang tao. Dahil mawawala ang kapangyarihan nito. Gamitin lamang ito sa kabutihan. At higit sa lahat, tayo po ay magtiwala sa ating Diyos na lumikha. Dahil siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless. Thanks for watching and goodbye.